Immunological infertility? Mm. It means that your body recognizes the sperm as foreign. Nagpo-produce ka kasi ng antibody na pumapatay sa kanila. Kaya mahihirapan talaga kayo makabuo. Anyway, meron akong mga medications na pwede ko namang ibigay sa'yo. But they are not a cure. It will only decrease the odds of miscarriage. Pero Doc, how about IVF? Excuse me. Well, in your case, it only has 50% success rate. Pwede naman natin itong gawin sa'yo. But hindi itong magiging madali. Ayos tong bahay, ano? Malaki. Tsaka may sariling kuwarto si Abby. Ano mo gusto mo palabasin, Victor? Bakit ba kailangan mo tumira dito? Oh, sayang naman kung dito matitirhan. Tsaka, totoo naman na ikaw yung bumili nito, di ba? Oo, oh, ako. Bakit? At yung pinapadala ko, saan napupunta? Hindi mo ba ginagastos pambayad nitong bahay? Kaya may karapatan ako dito. Alam mo, hindi na ako papayag na titira ulit sa isang bahay kasama ka. Hindi naman kita pinipilit tumira dito eh. Kahit kaming dalawa lang ni Abby. Pero ang alam ng bata, magkakasama tayo dito. Paano mo ipapaliwanag na hindi ka makakasama? Magsisinungaling ka ulit sa bata? Bakit siya titira sa bahay na yun kasama si Juliana? Sana pinigilan niyo, lo. Wala akong nakikitang mali. Malay natin kapag nagsamang muli sila sa ilalim ng iisang bahay, magkaayos sila ni Juliana. I don't think so, lo. Naalala niyo nung una siyang lumapit sa inyo? Di ba kakamatay lang ng tatay niya? Sinira niya yung buhay niya. Naging basag ulo siya. Ngayon, ganun din si Victor. Galit sa mundo. Pero naayos naman niya yung buhay niya, di ba? Dahil dumating si Juliana, ang problema, siya ang bumuo dati, siya rin ang sisira ngayon. Hindi ko alam kung saan mapupunta to, lo. Alam mo, hindi naman siya nag-iisa eh. Nandito ako, nandyan si Jimbo eh, pati ikaw. Naniniwala ako na matutulungan natin siyang malampasan ito. Dito. Dito na kami titira. Itong bahay. Ito yung bahay na tinulong ni Silvia kay Juliana, di ba? Ano? Itong bahay. Si Juliana ang bumili nun. Ako ang tumulong sa kanya para makuha yun. I hope that clears everything. Ayan. Ano na dyan? Ano dyan? Ano natin? Busog na busog ka, no? Apo. Apo, ayan. Tulog na tayo, ha? Okay. Tara na. Daddy, ride ako sa'yo. Please. Ha? Ako, pagod na si Daddy. Sige na nga. Di ka. Ayan. Sige, buhating kita. One. Tas, tas pa, ha? Yeah. One, two, three, go. Yeah. Ay! Uy, dahil na, Victor. Ayan. Ang bigat mo na, anak. Sige, taas ka man. Yay! Ali ka na. Long hair na rin ako. Dahan na. May kailangan ka? Tingin, eh, nakita mo naman na ito lahat dati. Oh, saan ka pupunta? Maliligo. Masyado ka nang nagfe-feeling at home, Victor. May extra room sa baba, doon ka na matulog. May CR din doon, doon ka na rin makiligo. Okay.
Mommy, Daddy. Akala ko, tulog ka na, anak. Ang laki po ng room ko, nakakatakot. Ayan. Sige muna, anak, ha? Taga lang. Tanggap si Nela si Daddy. Teka. Isa, dalawa. Surprise! Wow! Ang ganda! Thank you po, Mommy, Daddy! You're welcome, anak. Punta mo na. Pwede po ba ako matulog dito ngayong gabi? Oo naman, anak. Mommy, sama ka po. Abby, anak, di ba big girl ka na? Kaya mo nang matulog dito mag-isa, di ba? Wala pa naman po akong kapatid. Kaya ako pa rin ang baby niyo. Sige na, anak. Good night. Kiss ka na. Kiss ka na kay Daddy. Sige. Ikaw din, Daddy. Ha? Kasya ba ako dyan? At tatlo tayo, anak? Sige, sige. Hanggang makatulog ka, ha? Si big girl ka na, di ba? Kuryente na yata ako dito sa ginawa ko. Hanggang dito na lang ba ang ating walang hanggan? May point naman talaga si Victor, kuya. Mag-asawa sila. Conjugal yung bahay. Sarili kong pera yung nilabas ko pang down payment ng bahay na yan. Regalo ko dapat kay Juliana. Nagpumilit lang si Juliana na ulubulugan yung bahay na yan. Tapos ano? Si Victor ang makikinabang? As Victor's wife, si Ate Juliana ang may hawak sa pera nilang mag-asawa. And besides, how are you so sure na wala sa pera ni Victor yung naipambayad sa bahay? Teka, kanino ko ba talaga kampe? Kuya, tinitingnan ko lang naman lahat ng angulo dito. Kung ako sa'yo, iyaan mo na yun. Ang importante naman, hindi ka na niya ginugulo, di ba? Ayan. Eh, hindi pa nga ako nakakaganti sa kanya. Siya yung dahilan kung bakit hindi ako naging judge. Akala ko ba, linalakad na ulit yung papers mo? Wala na ako ng pag-asa dun sa father-in-law ko. Sa iba ako magpapatulong. Pero hindi ibig sabihin nun, magpapalamang ako kay Victor. Ano plano? Pagsisisihan niya at pumira siya sa bahay na yun. Gagamitin ko yun para patunayan na hindi niya kayang buhayin yung pamilya niya. Ako na dyan. Tulungan na kita. Ako na. Sigurado ka na ba talagang dito kayo titira? Maraming kailangan bayaran dito, ah. Monthly mortgage, utilities, association dues. Mahal din ang gasolina. Mahal ang pamasahe. Tsaka malayo to sa eskwelahan ni Abby. Ang bahala. Dinala mo pala to. Sinama ni Lola. Oh, ba't ka natatawa? Eh paano, ito yung first date natin. Kaya mga itsura mo, nakakatawa yung buhok mo dyan. Nauso kaya yan ng high school. Tignan mo nga yung mukha mo ito. Oh, totoy na totoy ka pa dyan. Puro pimple pa yung pagmumukha mo. Sige, titiga mo. Patay na patay ka nga sa akin. Hindi nakakatawa. Ba't mo pa kasi ito dinala? Hindi ko naman alam na mahalaga pala ito sa'yo. Nakalimutan ko itapon. Tagal na panahon na kasi nakalipas. Ano nga yan?
Pwede naman pala yung ganito eh. Yung hindi tayo nagsisigawan, hindi tayo nag-aaway. Kahit ganito na lang sana, Victor. Victor? Oh. Oh. Anong kinagawa mo? Magdamit ka nga, Victor. Nakakahiya. Ayos lang yan. Anong ayos? Magdamit ka nga. Ano ba? Ah, bakit ba? Eh, nag-enjoy naman sila. Bakit? Nagselos ka? Ako? Daddy! Anak, tara. Hugas tayo ang kotse. Uy, anak. Mababasa ka, ha? Ha? Wag. 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 Ay. Sa loob. Tara. Sige. Ha? Sige na. Tara na. Laro pa tayo, anak. Tara. Ah! Alex! Alex! Ano ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Still use the same lock. Alex, hindi ka pwede dito. Baka may makakita sa'yo. Umalis ka na. Kita ko si Victor at si Abby. Umalis kanina. Tayong dalawa lang nandito. Alex, umalis ka na, please. Bakit ba? Nagkabalikan na ba kayo ni Victor kaya mo ko pinapaalis? Hindi ko alam po anong sinasabi mo. Alex, delikado itong ginagawa natin. Tama na. Please, Liana. Baliw na ako sa'yo. Lapit po, pero hindi kita mahawakan. Hindi kita malapitan, please. Andito ka pa. Akala ko ba didiretso ka na ng gym? Naiwan ko yung gym bag ko. Si Abby ba nahatid mo ng maayos? Nahatid ko siya ng maayos. Gusto mong siguraduhin, puntaan mo sa eskwelahan niya.
Victor! Ano? Saan ka pupunta? Kukunin ko nga yung gym bag ko na iwan ko. Aligagang aligaga ka dyan. Wala. Nagagawa mo dito kanina ka pa? Parating lang po, Kuya. Naisipan ko lang dalawin sila ate. Baka may kailangan nyo na tulong sa bahay tsaka kay Abby. Okay. Ikaw, Kuya. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako galing dyan. Nakala ko kasi may sira yung sasakyan ko, so bumaba ako to check. Pero wala naman pala. Sige, muna na ako, Kate. Sige po, Kuya. Ingat ka. Ayos ka lang, Coach Buds. Malaking pera ang kailangan para mabayaran yung penalty. Hindi ko alam kung saan kukunin. Anong sabi ni Liv? Tutulong naman daw siya. Kaya lang ayoko namang iasa sa kanya lahat. Kauumpisa niya pa lang sa trabaho eh. Pagtulong-tulungan na lang natin, Coach. Victor, salamat. Pero marami ka rin problema eh. Lalo na sa pamilya mo. At alam kong hindi sapat yung binabayad ko sa'yo dito. At alam ko rin na ginagalaw mo na yung mga naipon mo. Coach, pamilya ko rin naman kayo. At saka, pwede naman ako maganap ng ibang trabaho habang nagtatrabaho ako dito. Wala na tong iwanan. At wala na rin atrasan. Salamat. Salamat. Umalis ka? Oo. May kinausap lang kami. Sino? Si Mama kasi. May estudyante. And she's pregnant. Naghahanap siya ng mag-a-adopt ng magiging anak niya. Adopt? Teka. Inausap mo na, ibig sabihin nakapag-decide ka na. Di ba dapat pinag-uusapan muna natin to? Gusto kong maging buong pamilya tayo, Alex. Pinag-usapan na rin natin yan. Sapat na tayong dalawa lang. Alam natin pareho that that's not true. I want this, Alex. Oh. Nasaan yung kapares na cufflink? Thank you.
ko ba ang siyang nagkulang?